So, kumusta kayo mga pre? Ang 2003 NBA draft ang isa sa mga draft class na maraming talents talaga. Kasunod nga ng 1984 at 1996, ayon yan sa ESPN. Ngayon, ang 2003, ang maiisip nyo agad ay sina Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Kyle Korver, David West at si LeBron. Pero may isang player dyan na hindi nyo siguro masyadong napansin at ito ang 8th overall pick ng Milwaukee Bucks noon na si TJ Ford. Isang prospect noon na marami talaga napatunayan sa high school at sa college. Siya din yung may kakaibang kwento mga pre na halos maputol agad ang kanyang basketball career ilang araw lang bago siya umalis ng college. At yan ang babalikan natin sa video na to, ang naging kwento ni TJ Ford. So back to basic tayo mga pre, mula pagkabata papunta sa NBA para malaman natin kung gaano nga ba siya kagaling at ano ang naging dahilan ng pagkawala niya sa liga. Kaya simulan na natin. Si TJ Ford ay nagmula sa Houston, Texas. Ayon sa kanya, nung bata pa siya ay nagustuhan niya maglaro ng basketball dahil napanood niya noon ang pagkapanalo ng Houston Rockets ng back-to-back championship noong 1994 at 1995. Nang mga time na yon ay naglalaro din naman si TJ Ford sa mga AAU tournament at naglaro siya noon para sa Willow Ridge High School. Ito yung matindi dyan mga pre, sa buong paglalaro niya sa high school ay isang beses lang siya natalo. Nagkaroon kasi siya noon ng record na 75 wins at 1 loss. Kasabay dito yung 62 game winning streak mula junior hanggang senior year na nakakuha pa nga siya ng 2 state championship. Kaya dagsa noon ang mga college offer sa kanya. Kaso lang nung habang kasagsagan ng pagpili niya ng college team ay na-diagnose noon si TJ Ford na may spinal stenosis. Ito yung abnormality sa spinal cord na nagkakaroon ng matinding pressure. Ang resulta noon ay nagkakaroon ito ng parang pananakit or panghihina sa mga paa at kamay na minsan nga ay namamanhid pa. Noon ay naging okay pa naman si TJ Ford at nakapaglaro pa nga siya para sa University of Texas. Sa unang season ni Ford ay nakapag-start agad siya sa lahat ng 33 games noon ng Texas na hindi pa masyado noon pinapabura ng pagtira sa 3-point area. Ang usual game kasi na ginagamit noon ni Ford ay susugod sa defensa gamit ang kanyang dribbling at pag-create ng shot gaya ng layup or jump shot sa perimeter. Siya lang naman ang unang freshman sa NCAA history ang naging leader sa assist. Kasabay pa noon ay naging leader din siya sa steal na may kabuuan na 11 points, 3 rebounds, 8 assists at 2 steal per game. Nakuha din niya noon ang Big 12 Freshman of the Year at umabot sila hanggang Sweet 16 sa March Madness. Hindi muna siya sumali noon sa NBA draft noong 2002 at naglaro pa rin ng isang taon para sa Texas. Dito naman ay nagkaroon din siya ng magandang run. Naging pangatlo siya sa buong US na noon ay may average nga siya na 15 points, 7 assists at 2 steal per game. Nakapasok ulit sila sa March Madness hanggang Final Four. Ito ulit yung unang beses since 1947 ang makapasok ang Texas sa Final Four. Dito ay nakalaban nila ang Syracuse kung saan naglalaro si Carmelo Anthony at tinalo nga nila ang Texas. Kahit ganun ay nakuha pa rin ni TJ Ford ang John Wooden Award at Naismith Player of the Year. Kahit 2 season lang siya ay pakiramdam noon ni Ford na wala na siyang dapat patunayan sa college level at dito pumasok ang pagkakataon na sumali na siya sa 2003 NBA draft. So yung susunod na mga detalye ay nagmula nga sa Player Tribune. Ito yung mismong kwento ni TJ Ford kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Ilang araw bago mangyari yung NBA draft ay may isang pick-up game na nangyari sa kanilang gym sa pagitan ng mga football player at basketball team. Hindi kasi matanggihan noon ni TJ Ford kasi andun yung mga players tulad ni Vince Young at Roy Williams. Ito na rin kasi yung huling beses na makakapaglaro siya para sa Texas bago sumali sa NBA. Kaso ang problema sa pick-up game na yun ay magkaiba ang discipline ng football at basketball. Na yung football ay physical na laro na hindi basta-basta makukontrol kapag nasa game na. Sa isang play ay papasugod nga ng rim itong si TJ Ford na may isang defender na sinubukang humarang sa kanya at tinamaan ito. Yung katawan niya ay parang umikot sa ere tapos bumagsak sa binti ng kanyang kaibigan na si Royal Ivy. Sa pagkakataon na yun ay hindi niya maramdaman ang kanyang paa at kamay. Maraming pumasok sa isip noon ni TJ Ford na isa sa nang top pick sa NBA na bakit sa kanya pa nangyari yun. Na mga 10 minutes na ang lumipas ay manhid pa rin ang kanyang katawan mula leeg hanggang paa tapos dumating yung medics at dinala siya sa ospital. Ang nasa isip noon ni TJ ay binibilang niya ang oras. 20 minutes na ang nakalipas, wala pa rin siyang maramdaman. Nagsimula na rin siyang magpanik kung makakalakad ba siya ulit. Hindi niya na iniisip noon ang basketball.
Gusto lang niya ay mayroong maramdaman sa kanyang mga paa at kamay. Lumagpas na ang 30 minutes na halos umiiyak na nga noon si TJ Ford nang biglang may konting gumalaw sa kanyang kamay at paa at nakaramdam siya noon ng konting pag-asa. Makalipas naman ng 2 oras ay doon niya ulit naramdaman ang buong katawan niya pero halos umabot ito ng 2 linggo bago bumalik sa normal. Ang nangyari kasi kay TJ Ford ay temporary paralysis dahil sabi ko nga ay mayroon siyang spinal stenosis. Ang maganda na lang sa nangyari ay hindi ito lumabas sa media noong mga time na yon dahil pwede maapektuhan ang kanyang posisyon sa NBA draft. Pwede kasi siyang iwasan ng mga NBA teams. Pagdating ng araw ng NBA draft ay pinili pa rin siya ng Milwaukee Bucks bilang 8th overall pick at sa NBA niya naranasan ang maraming version ng injury na yon. Sa rookie season pa nga niya ay nakapaglaro lamang ito ng 55 games dahil noong February 2004 sa laban ng Bucks kontra dito sa Minnesota ay na-foul nga siya ni Mark Madsen at tinamaan ang kanyang spinal cord. Isang matinding injury ang nangyari sa kanya noon, career ending nga na matatawag. Hindi niya natapos ang regular season pati playoffs. Hindi nga rin siya nakapaglaro noon ng buong season ng 2004-2005 season. Dito siya dumaan sa isang surgery para ayusin ang nangyari sa kanyang spinal cord. Ayon kay Dr. Robert Watkins ay naging successful nga ang operasyon na yon at maganda ang naging recovery ni Ford. Dadaan na lang ito sa rehab. Ang naging trainer pa nga niya noon ay si John Lucas na dating NBA player din na kinondisyon nito ang stamina, shooting at strength ni Ford para makabalik agad. Nakabalik naman agad siya noong 2005-2006 season. Sa unang game pa nga lang niya ay isang rebound na lang sana para makakuha ito ng triple-double. Noon kasi ang style ni Ford ay run and gun dahil sa mabilis nga itong si Ford. Actually pa nga ay binoto pa siya ng mga NBA players noon na pinakamabilis sa buong NBA. Kaso lang nang ma-hire si Terry Stotts na bagong coach ng Bucks ay naging main focus nila noon ang jump shot dahil andun si Michael Redd at ang nagde-develop pa na si Mo Williams kaya hindi masyado nagagamit ang run and gun offense. Dito siya na-trade papunta naman sa Toronto Raptors. Medyo okay naman ang pinapakita noon ni TJ Ford sa Raptors kasama si Chris Bosh. Pero noong December 2007 ay dito siya na-foul noon ni Al Horford na naglalaro pa noon sa Atlanta. Nagkaroon dito ng neck injury itong si TJ Ford na halos katulad na nangyari sa kanya bago siya pumasok sa NBA. Gising noon si Ford pero hindi siya gumagalaw at kinailangang ilagay sa stretcher talaga. Dito ulit pumasok si John Lucas para i-rehab si TJ Ford na halos 2 linggo lang ay nakabalik ulit ito sa basketball court. Pero iba na ang senaryo. Si Jose Calderon na ang naging starting point guard para dito sa Raptors. Sa kasagsagan ng 2008 NBA draft ay na-trade itong si TJ Ford papunta sa Indiana Pacers kapalit noon ni Jermaine O'Neal. Kung tutusin ay sa Indiana talaga nagkaroon ng magandang basketball career ito si TJ Ford. Kahit medyo nagkakaroon ito ng mga minor injuries noon pero nakaagawa siyang makascore sa loob ng lane. Hindi kasi siya yung type ng player na shooter, more on attacking ang ginagawa niya. Noong 2008-2009 season ay mayroon nga siyang 15 points at 5 assists per game. Ang pinaka-best year nga ni TJ Ford sa NBA na naglaro nga ito sa Indiana hanggang 2011. Matapos nito ay lumipat si Ford papuntang San Antonio noong 2011-2012 season at ito ang huling beses na naglaro siya sa NBA. Nang March 7, 2012 sa laban ng San Antonio at New York ay nasiko nga ni Baron Davis si TJ Ford sa may likod at nagkaroon ito ng stinger injury. Ito yung konektado pa rin sa spinal cord ni TJ Ford na nakakaramdam nga siya ng manhid at panghihina sa katawan. At dahil na din sa kondisyon ni Ford, kahit konting mahinang puwersa lang na tumama sa likod nito ay malaki na ang epekto. Kaya noong March 2012 ay nag-retire na nga itong si TJ Ford sa NBA na in-announce nga niya sa Twitter. Tapos ang nakakatawa pa doon, pagka-announce niya, ilang araw lang ay na-trade nga ito papunta sa Golden State, sa Kawinabe. Sa kabuuan ay nakapaglaro ng 8 season itong si TJ Ford sa NBA na isa sa maituturing na sayang na player talaga dahil sa kondisyon niya. Kung tutuusin, yung unang injury pa lang niya ay delikado na yon. Pero umabot pa nga ng halos 3 injuries na may kinalaman sa likod niya at nalampasan pa rin ito ni TJ Ford at nakabangon ulit. May point kasi na bibigay na talaga yung katawan ng isang tao. Sabi pa nga noon ni TJ Ford sa isang interview ay tinitingnan pa ng mga fans na susunod siyang NBA star dahil sa nagawa niya sa high school at sa college. Nananalo pa nga siya ng College Player of the Year. Pero hindi nga niya inasahan yung mga senaryong nangyari sa kanya sa NBA. So yan mga pre ang naging kwento nito si TJ Ford.
ang isa na siguro sa may pinakamaraming major injury sa NBA. At ang isang player na siguro na hindi kayo pamilyar, nakabatch nga ni LeBron, Wade at Carmelo Anthony. So hanggang dito na lang ulit, kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.